Hey everybody! Welcome back to my channel. At sa video na ito ay pag-usapan po natin kung paano nga ba maging isang college instructor. So alam ko yung iba sa inyo dito ay nanais din na maging isang college instructor. Lalong-lalo na po yung mga teacher applicant natin na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng kanilang item or substitute sa DepEd. At kung hindi pa po kayo natatawagan, and if you think may time pa para makapag-apply sa college, ay why not? Try to apply. So, paano nga ba maging isang college instructor? Actually, depende po yun sa college or sa kolehiyo na inyong papasahan ng requirements para sa pagtuturo. It's either local colleges or community colleges or state colleges or university, depende po yun. Lalong-lalo na po sa mga state universities or state colleges. Kasi medyo marami yung kanilang requirements and sobrang mataas yung kanilang qualifications. So dito po yung pag-uusapan lamang po natin ay yung mga colleges po, especially yung mga private na mga college, kasi may mga private college naman, and yung mga local colleges lang. Kasi dun po kasi ako nakapagturo din po kasi ako dati eh. So, wala po akong experience sa state university or sa state colleges. Kaya, mag-stick lang po tayo sa local colleges. So, since may friend naman ako na nag-teach sa university and kinumpare namin yung requirements para makapagturo, ay hindi naman masyadong mahaba. Parang may kaunting pagkakaiba lang. Pero marami yung similarities sa mga requirements. So, mga teachers na magustong mag-apply, siguraduhin nyo po na lagi kayong updated sa mga Facebook page. Kasi po, yung isang school, kapag nag-hiring po sila, ay nagpo-post po sila sa kanilang social media. Halimbawa na din po yan yung Facebook page or yung Facebook page nila. So, dapat updated po kayo sa kanilang mga post. And then, ito po yung mga kalimitan na mga requirements, na mga documents na kanilang hinahanap sa isang applicants. Una po dito ay yung application letter. Number one po yan. Siyempre, i-address nyo po sa president ng college kung sino siya. Then, pati rin po yung TOR na yung sa bachelor mo and sa masteral mo. Kung wala ka pang masteral degree, at least, ay hindi ka pa master's degree, at least may units ka na sa master. Kasi yun po yung kinakailangan. Then, yung personal data sheet po, yung PDS, kinakailangan din po yun. Then, yung certificate of training related to your course or specialization, kinakailangan pa din po yun. Then, optional naman po yung teaching experience. Kasi yung sa mga private college or local colleges, tumatanggap naman po sila ng hindi mga with teaching experience na mga teacher. Then, ito po yung requirements nila kapag nag-apply po kayo sa isang institution, sa college, expect po na magkakaroon po ng demonstration teaching. Ano ba yung pinagkaiba ng demonstration teaching sa high school, sa pag-de-demo sa high school at sa college? Sa college po, sila po yung kumbaga nagbibigay ng topic sa iyo at ikaw na yung bahalang mag-execute. At hindi po lesson plan yung pattern, kundi ano lang, discussion lang, then activity and quiz. Yun lamang po. Or pwede rin motivation, discussion, activity, and quiz. Kahit isang activity lang, okay na po yun. Kasi sa demonstration po sa college, ang ibinibigay po nilang time ay around 15 to 20 minutes. Yun lamang po. Kasi very brief po yung discussion sa college. Hindi po kagaya sa high school or sa elementary, sa public school, na gumagawa po ng lesson plan. Kasi po sa college ay course syllabus na po. Then, if ever ma-hire kayo or may chance, malaki yung chance na ma-hire kayo, ay maganda din po kayo sa interview. Kasi may interview po.
Hanggang dito na lamang po. Thank you very much for watching. Next time, i-vlog naman po natin kung ano yung pinagkaiba ng public school teacher sa isang college instructor. Yun po. So, kung mag-a-apply po kayo sa college, please have the mastery sa topic ninyo and build self-confidence and maging firm kayo at magpakatotoo. Yun lang. So, tips ko lang po yun sa inyo. And then, huwag kayong mabahala kung wala kayong teaching experience. And may ibang college naman na tumatanggap kahit hindi ka pa master's degree or kahit wala ka pang master's. So, bumawi na lang kayo sa interview at sa demonstration teaching. Bonus point po yung may mga certificates sa training. Maganda po yun, lalong-lalo na yung mga certificate na related sa course mo. Sa akin po ay social science. Nung nag-apply po ako sa college, ay nagbigay po ako ng maraming certificates na related sa research and sa social science. So good luck sa mga mag-apply and God bless. Sana matanggap kayong lahat. Bye-bye!